website. So, nandito yung... Kasi nga kung bakit sagad namin inilagay, kasi di ba, Orion, di ba, kababaihan. So, yan Gerald, di ba, nag-present pa kayo dun sa isang Pasko, na yan yung... Ako, ito yung tema. Si Gregoria de Jesus, kung kilala niyo po siya, siya yung asawa ni Andres Bonifacio. O yung nakampini na... Orion, ipawa sa kanya. Okay. Yan, palayo po niya. Totoo ba nag-re-rec siya? May mga tanong po? Totoo po ba nag-re-rec si Gregoria de Jesus? Ayan ang hindi pa namin nakita. Basta ang sa amin, kung paano sila nag-ibigan. Di ba? Dekker? Di ba? So, sana maganda kung may time sila, no? Isama nyo na lang sa tour natin. I-present natin yung istorya. Bonifacio, kinapan din niyo po yun? Parang kasama pa sa, parang... Actually, ang nabuksan pa lang namin nga is yung, yun nga, yung letter. Letter pa lang. Letter pa lang. Kasi nga, sa dami po talaga. At saka hindi kami yung nagbubukas eh. Dapat may mga researcher. Kaya lang, ang project namin sa God is makapag, ano kami, ng exhibition. So, tinignan namin yung mga records namin. Yun nga, pwede yung letter. So, hindi po niyo hawak yung kwento ni Bonifacio. Yan dun sa Cavite. Yung sinasabing pinaglibingan ni Bonifacio after siya in-execute, doon siya in-execute at doon na rin nilibing. So, hindi po niyo hawak yun yung area niya. Parang may park siya doon eh. Baka po hindi sa ibang government agency po yung nagagalit. NGO siguro. Hindi sa National Historical Commission. Ano yung naglalagay ng... NACP. Yung tanong po ninyo kagaya ng yung No Limit Angere, di ba nasa library? Kasi nga po, yung section or division lang kami ng library noon. So nasa kanya. Nasa kanya. So may mga ganun pong case. Kagaya po ng ating mga birth certificate, 1945 below nasa amin, nasa PSA yung... 1946. So, talagang, di ba, hindi naman lahat ay na-organize noon. So, ganun po. So, for the promotion and information and education ng ating bansa, nagkakamap din ng mga publications sa National Archives. Nandiyan po yung katalogo alphabetico de apelidos. No? So, dyan po nakasulat kung bakit yung mga apelido natin ngayon ay Spanish, yung in Latin in sense, ayan po po na sir. So, Garcia, si La Puente, so, Masalasa, si Sir Po. So, hindi po yan, tawag dito, hindi po talaga sila, yan yung original name natin. Dati mga pangalan ng Filipino, si, Malakas. Along na baliksi, mga ganon. Walang apelido yung mga tao po sa kanila. So, bibihira. Pero kayo may dete. Pinalitan po ako. Pag-itas, alam mo. Paano yung Madlang Bayan? Meron din pong nag-retain ng kanilang mga Tagalog is Lima-lima. Malapanan. Malapitan. May mga nag-retain po. Kaya sa isang lugar minsan, pag binasa yung family tree, dati po sila doon Flores. Suyo. Pero hindi po yun magkakamagkanak. Yun lang talaga yung binili na apelido sa kanila. Yan po may kita yung listahan ng mga apelido. So yung conscription, yan po yung mga nagdalaman ng mga records natin. Ay, yung mga planos. Saka aral po nito sa mga souvenirs din. So, para nakikiayan din kami sa DDI, no? Based on the pag-create lang ng mga meal souvenirs na ganito, nakakapag-promote ka rin ng inyong mga programa sa kayong identity nga
kumbaga ito, may gumawa kami ng postcard na kabilang yung mga records still out sa atag dito, sa kanyang ilalim. May mail, ano rin po yan, may letter envelope din nakasama, pwede nyo magamit. Ito, yung 2018. Tapos kahit sa mugs lang, pamigay mo po ito, nakakapag-promote ka na rin. Parang commercialism na rin po yan. Pati yung mga stamps. Yes, may stamps. May nakang ako yung stamps here. Nakatuturo nyo pala. Kasi di ba minsan, pag hindi kilala ang National Archives, sasabihin, National Archives! Di ba? So yung mga bata, saan ba yun? Ano ba yun? Di ba? So at least sa mga ganyan, napopromote. Simple things na nakapag-promote po tayo. Present ko lang yung aming organizational charts. Ito yung current organizational charts po namin. So, we are headed by the executive director. Under po sa kanya yung aming deputy executive director for the records management and deputy executive director para sa archives administration. Ito po yung nag-handle lang kanina, yung twin faction ng archives. So, sa isa, sa records management, tapos sa isa naman, ang deputy executive director, siya naman nag-handle ng archives. Pero apparently, vacant po yung isa po yan. So baka may gusto pong mag-apply po ng deputy executive director position. Mag-send na po sila sa akin. Sabihin ni sir, bakit yung mga division chief hindi mag-apply? O nga po, bakit nga po ba? Okay bakit lang po, po ako doon. Kung termino po kaya, termino. Yes po. Kaya po. Termino. Termino. Pero yung division chief, may come po sila. Yeah, security of data. Oo. Sa records management side, nandito po yung aming finance and administrative division. So, lahat naman po tayo, meron po niyan. Yung admin functions ng inyong opisina. So, information technology division. Ito, recently lang, meron magkaroon kami nito. Kasi, yun nga po, the Ang nangyari po dyan, di ba, computerization. So, lagi-lagi kami nag-request sa DBM ng budget. Hindi ina-approve. Hindi ina-approve. Tapos biglang tinanong nila, bakit wala kaming IT division? Yun, pinakaroon nila yung records kung kailan kami nag-request, agad-agad po na-approve. So yan po. So kung bakit kami merong ERMS, kami po yung focal na talagang kailangan mag-implement sa lahat ng government. Sino po nagtanong? Congress? Opo. So yun. Biglang nagkaroon na kami. So yan po. Sa Records Management Services Division, ito po, isang important division din po sa amin. Sila po yung mga nag-assist sa inyo po. Yan pala, napuntahan nyo ata po, kanya nung last year. Yeah. Sa Medfield Port daw po, sabi ni Wayne. Oo. Ano sabi niyo? Sila po kasi yung sa in-charge sa... Kasi yung sila, magkakaroon, pero ang sila surgering din yun, sir, nakapunta. Kapag malapit ka po sir sa pier. Opo. So yun po, technical assistance po ang ginagawa nila. Thank you po. Sila yung alis ng alis, pumupunta sa mga lahat ng government agencies para i-assist po sila sa records creation, maintenance and use up to this position. So sila po. Ito po, anong division po ito? Ako po sa training. Training and information division. Kaya ang tour ay nasa akin. I'm going to go to the training and information division. For the promotion ng opisina. Ayan po yung hawak ng training and information division. Sa kabilang side naman po, nandito po yung archives collection and access division o yung ACAD. Sila rin yung tumatay yung reference section for the public. Kasi nandito nga po yung civil registry records natin, 1945 po ba ba? So kung sa kayong mga notarial documents, kung meron po kayong mga hinahanap na notary public, baka na-forward na po dito yon from the RTCs ng mga municipal and provinces. Dito po nakikip sila yung nagkakabin sa Archives Collection and Access Division. Saka yung Spanish Collection, similar rin po yung nangangalaga. The Spanish Documents Sections.
same time, yung aming reading room o yung temporary reading room ng different talk. So, isa po ito sa pinakamalaking division po ng archives. Many sections. Many sections. Tapos ito no, dapat tayo sa isa pang division, yung Archive Preservation Division. Ito lang kayo magpuntahan po natin. Yeah. Ito po. Saka yung records center. Ano sir, kasi sila yung magpuntahan natin? Ito tong ano, Cebu saka ano. Ayoko na. Mahirap nga yan. Ano yung division po ba? Ang hindi namin mapupunta.